Ako nga pala si Mickey Mazo. Ayan. Nagsimula ako, nag-start ako magmekaniko, hindi maging racer. Dahil siyempre, nung time na yon, hindi mo naman afford mag-race. Hindi mo afford maging racer. Kasi siyempre, kailangan mo ng budget, kailangan mo ng panggastos. So, nag-start ako way back 97, 2000 as mechanic helper. Nagsimula ako sa Valenzuela kila Tatay Andoy. Nag-helper ako para matuto ako sa mga racing. Kumbaga, sa mga gawa-gawa ng motor. Hanggang sa tumagal-tagal na napasok na sila Tatay Andoy sa racing ulit. Kasama sila Hyper RPM, sila dating MTRT. Napasok sa racing. So, nung napasok sila sa racing, ang trabaho ko lang doon is helper and parang blocker, ganun. Nag-start na ako niya na magkarera na. Hindi ako nakapag-college kahit, ang mami ko kasi professor sa UST. So, yung gusto nila sa akin, hindi ko gusto. Varsity player ako ng UST basketball. Actually, hindi ko talaga gusto eh. Pero ang parents ko, gusto nila mag-basketball ako. Kasi nasa UST nga kami. Ang family ko lahat UST. So, ako, nasa isip ko nung time na yun, racing. Pag nakakita talaga ako ng motor, talagang motor, talagang motor. Eh, ang mami ko, saka ang lola ko, talagang stricto. Hindi ka talaga bibigyan ng pera para sa mga motor. So, ang ginawa ko nung time na yun, nung high school ako, pag-uwi ko, nagpupunta ako sa kaibigan ko dun sa Valenzuela, nag-helper ako ng motor. Hindi nila alam yun. Hanggang sa may nag-hire sa akin na mag-work as a mechanic sa Malacañang Motor Pool sa Office of the President. Doon ako nag-start mag-mekaniko ng sarili ko. Kasi, siyempre, inisip ko, pag makapagtrabaho ako, makakapag-ipon ako, makakabili ako ng motor. Makakabili ako ng piyesa ng motor, makakapag-race ako. Ayun, yun ang, wala akong natapos na, ano, na degree. Kasi, pag-graduate ko ng high school, siyempre, talagang nasa isip ko na talaga, racing na talaga, racing. Kaya sabi ng mami ko, kailangan mag-college ka. Eh, ang nasa isip ko kasi talaga, hindi naman ako bobo. Kasi ang tingin ko lagi, pag tumingin ako sa isang bagay, na-evolve ko eh. Kumbaga, eto na to, sabi ko sa kanya, nung nagawa ko ng motor, inisip ko kung paano tumuli ng motor. Lagi, pag bago ako matulog, paano ba tutulin ng motor? Paltan ba ng ganito, tutulin? Hanggang sa nag-develop ako, nag-develop. Pero syempre, nung nandun ako sa kila Tatay Andoy noon, saka kila Joji San Victores, minsan, kasi yung kaibigan ko, puro mechanical engineer yan, si Joji San Victores. Kumukuha ako ng mga idea. Kasi syempre, hindi ko pa rin, iba yung knowledge ng mechanical engineer. Iba yung mekaniko na may pinag-aralan. Iba naman yung setup na baykalye. So, ang nangyari kasi sa akin, setup by the book, saka setup by kalye, pinagsama ko. Kaya ngayon, itong dumating yung mga new era, yung mga Aerox, NMAX, M3, yung mga bagong motor. Siyempre, wala nang knowledge yung mga motor na para sa sporty. Yung sa mga luma. So, kanya-kanya kami ngayon develop pagdating ng mga four-stroke era, ng mga EFI engine. So, doon ako medyo nakalamang sa mga ibang mga mekaniko na sila umaasa lang sila sa factory. Ako, never akong umasa sa factory. Kasi mas gusto ko, independent. Kumbaga, gusto ko, gumawa ko ng sarili ko para mapaganda ko yung isang bagay. So, mulat sa puno, nagre-racing ako. I started racing as a privateer. Hanggang ngayon, privateer pa rin ako. Pero ngayon, may mga kausap naman ako mga factory na ako yung nag-develop ng mga engine nila. Yung niya pala yung mga nag-viral sa akin video nung araw. Kaya yan yung isang bagay na pinagsisisihan ko. Kasi as a professional racers, meron kami mga license. So, yung nag-viral na video sa Marilaki, yan ang mga bagay na hindi na mauulit. Kasi nga, hindi dapat tinutularan. So ako, ang advocacy namin talaga, simula nung nailabas yung video na yon, yung galit, nung away na nangyari sa factory sa akin, pinangisang tabi ko na yan. So ngayon, ang ina-advise ko na sa mga tao, andun na ako sa safety advocacy. Kaya yung mga kamote dyan, naku, iwasan nyo. Alam nyo, sa inyo walang problema. Pero yung mga nag-aantay sa bahay nyo, yung asawa mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, hindi lang isang namatay, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Sa loob na isang linggo, kumukombo pa sila, tatlo, dalawa na mamatay. Hindi pa ba sila nakakapag-isip? Kung gusto nyo talagang
Kung gusto niyo talagang kumarera, kung nasa dugo niyo talaga yung feel niyo, yung ang dugo niyo nasa yung dugo niyo ay racing. Andiyan ang Clark. Yan, andiyan ang Tarlac, andiyan ang Carmona. Yo, kayo mag-isip kayo. Basta ako, kung gusto niyo yung kagaya ko, ako, hindi ko naman alam, hindi ko lagi sinasabi na magaling ako. Ang sinasabi ko lang sa akin, medyo wise lang ako. Kailangan ng thinking lagi, mas mautak ka. Diba? Kailangan mas ahead ka ng konti sa kalaban mo, ahead ka kahit saan. Karang sa Sierra, hindi na dapat gawin pa doon. Kung gusto mo talaga mag-racing, racetrack tayo. Doon, pwede kayo magpaturo sa akin. Kung gusto nyo, tawagan nyo ako. Sir, paturo kami sa racetrack. O mag-set tayo ng, ano, ng time. Samahan ko kayo sa racetrack. Turuan ko kayo. Ito nga pala yung, ano, yung bagong shop ko. Ang service namin dito, actually, motorcycle sa automotive na shop na to. So, invite ko kayo dito sa bago kong shop na hindi na kayo mahirapan sa parking. Kasi dun sa maliit, naalala nyo, sobrang liit sa hassle. Kumbaga, ang kaya lang namin gawin sa isang araw, tatlo lang at the same time. So, dito, kumpleto na tayo kahit 5 na motor sa at the same time, kaya. Saka kumpleto tools na rito. SpeedTuner one-stop shop. O yung mga ibang gustong magpaganda ng performance. Actually, more on performance ako. Wala akong accessories. Kasi ang accessories kasi, uso ngayon, laos bukas. So, hindi ako ganun. Gusto ko more on performance engine, mga CVTs, mga gulong, mga magwheels. Ayan, kung gusto nyo tumulin yung motor nyo, magkaroon ng konting performance, punta lang kayo sa SpeedTuner. Dito sa bago namin shop. Sa ngayon kasi, andyan na yung mga bagong mga machines na in-order ko. Kasi ako more on machine. Kasi hindi ka makakagawa ng isang bagay na wala kang machine. You need mo yung, ano, need mo yung precise. Precise cutting, lahat. Kaya, ayan, andito na lahat ng mga machine. So, hopefully, matapos siya bago mag-December 1. Ma-ship na lahat. Kasi lahat nasa barko na eh. Hinintay na lang natin dumating lahat. Again, ako nga pala si Mickey Mazo ng SpeedTuner. For all about wheels, Manila.